Mayroon niyang kasabihan na wala na daw ibang mas magandang trabaho pa sa bukod sa pagiging guro kasi you're able to touch the future. In a way, napakalaking responsibilidad yun eh. Kasi yung kinabukasan ng bansa natin, sa teacher yon nakasalalay. Turuan mo yung mga estudyante mong maging responsable kung gusto mong ang hinaharap natin ay maging responsable. Turuan mo yung estudyante mong maging honest or tapat, makabayan para paglaki nila, paglabas nila sa totoong mundo, tapat at makabayan sila. Ngayon, kung ang nakikita natin ay hindi maganda sa ating society, baka may pagkukulang sa edukasyon. Ang maganda rito, hindi natatapos yung challenge. Kung pangit ngayon, pwedeng pagandahin kinabukasan. At saka bukod pa rito, nagbabago rin yung definition natin ng sino ba at ano ba ang pagiging edukado. Sa era ngayon na kung saan napaka-available ng information, ang isang tao ay maaaring makakuha ng kaalaman sa internet, no? Wala nang nagla-library ngayon eh. Pero para sa akin, ang pagiging tunay na edukado ay yung being able to ask questions. Sabi nung teacher ko nung high school, kapag hindi ka nagtanong, you're a fool forever. If you ask questions, you're a fool for that moment. Pareho lang kasi yung science, pagiging scientifico at saka pagiging guro, no? Gusto ko sana walang boundary eh. Kasi sa akin, yung pagtuturo, pagiging teacher, pananaliksik, pagiging scientist, at paglilingkod sa bayan bilang community extension worker, magkakakawing yan, they're related, no? Kung ano man yung natututunan ko sa aking research, gusto ko i-share ko sa community. So ang ibig sabihin, dapat yung mga pananaliksik na gagawin ko ay yung mga isyong relevant sa ating society para may direct application. In the same way, yung mga natututunan ko sa researches ko, gusto ko rin ilangkap sa pagtuturo para yung mga natututunan ng estudyante ko hindi lang textbook knowledge. Importante na kayong gulay natin kapag binili natin safe sa safe na bilihan or titingnan nyo kung nadadapuan ng langaw or madumi or malinis. Importante na malinis yung gulay na bibilihin natin kasi hindi natin sila nilulutong mabuti. No? Tinuturo din natin sa mga mamimili na kapag ka namalengke, huwag isasama yung gulay sa tabi ng mga karne at ng isda kasi nangyayari yung cross-contamination. Isang advocacy ko is to promote food safety education sa ating bansa. Nagsimula ito sa university, sa pagtuturo ko sa mga estudyante ng pamantasan. Nung medyo nakatapos na ako ng graduate studies at nagkaroon ng pangalan, nagkaroon na ako ng collaboration with the industry. So, ibig sabihin, minsan ako ay pinapatawag ng industriya para turuan sila ng mga food safety knowledge para sa kanilang mga kumpanya. Pero itong industriya na ito kasi, ito yung mga big companies. Yung gusto kong tulungan talaga yung mga small companies. So, majority of enterprises dito sa Pilipinas o mga enterprises ng pagkain dito sa ating bansa ay small at micro scale. Ang ibig sabihin nito, marami sa kanila ay nakabase lamang sa kanilang mga bahay, kagaya nitong pupuntahan natin ngayon. Cappuccino, isa. So maraming mga enterprises dito sa ating bansa ang nakabase lamang sa kanilang mga bahay. So ito yung mga backyard enterprises, wala silang gaanong puhunan, kundi para lamang doon sa kanilang mga binibenta. Kagaya nito, merong coffee shop sa isang bahay no, dito sa loob ng UP campus. Ang mga challenges ng mga small at micro-scale enterprises is that they don't have enough access to food safety education. At dito yung advocacy na ating pino-forward dito sa University of the Philippines, particular dito sa College of Economics, na tulungan ang mga family-based business sa magkaroon ng access o kaalaman tungkol sa maayos at tamang pag-handle ng pagkain. Dahil napakahalagang aspeto ng pamumuhay ng tao ang pagkain, dapat sa murang edad ng mga estudyante, ma-appreciate nila yung kahalagahan
no, ng tamang paghawak ng pagkain, lalo na sa Pilipinas, sa setting natin kung saan napakaraming street food, no, na bahagi na ng ating kultura. Hindi natin pwedeng sabihin na huwag yung tangkilikin ng street food dahil ang katunayan, nagbibigay kulay sa ating kultura ang street food eh. Maraming tao na ang kaya lamang bilihin ay street food. Maraming taong ang kabuhayan ay nakasalalay sa street food. Ang importante ay bigyan natin sila ng kasangkapan, kaalaman, para itong street food ay maging safe street food. So makatutulong pa rin na maging mapagmasid tayo sa mga binibilihan natin ng street food o mga pagkain. Hindi lang street food, no? Kahit mga restaurant food, kapag hindi hinandle properly, ay maaaring maging magdulot ng sakit, no? So maging matalino sa pagbili. Tingnan ninyo kung yung hinahain sa inyong pagkain ay mainit. Tingnan ninyo kung malinis yung kamay ng mga nag-handle ng pagkain ninyo. Mga simpleng bagay lang na nakakalimutan. At minsan, kapag nakalimutan mo yan, pwede kang magkasakit. Pwede kang magkasakit, pwede kang mamatay. Yung measure ng success dapat, ikaw magde-define nun. Do not let other people define success for you. Para sa akin, yung mga maliliit na bagay, natatapos yung project, nakakapagpatapos ng estudyante, success na yun eh. So mag-set ka, ito yung i-reach ko. Tapos pag na-reach mo yun, set the bar higher. So in a way, it's a continuous challenge eh. Pag nakuha mo yung gusto mo, taasan mo ng konti. No? Para magsa-strive ka pa. Kapag may na-achieve ka, premyuhan mo yung sarili mo. No? So yun yung naniniwala kasi ako doon sa reward and punishment. Parang teacher na teacher, di ba? Kapag meron kang, hindi lang sa estudyante ko, sa sarili ko, kapag may na-achieve ako, pinapremyuhan ko naman yung sarili ko. Mga simpleng bagay lang, no? While food science and technology professor Dr. Alonzo Gabriel led the establishment of the country's first and only laboratory of food microbiology and hygiene and making sure that concerns for food safety and security are cascaded down at the grassroots level.